Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Today, magluluto po tayo ng chicken siomai. Sarap nito. Yan. Isausaw sa chili garlic sauce. At sa toyo. Umpisahan na po natin sa ating bowl. Maglagay po tayo ng ground chicken. 1/4 po ang ginamit ko dito sa ating recipe. Naglagay din po ako ng chopped kimchi or cilantro. Finely chopped or roughly chopped. Bahala po kayo. Maglagay din po tayo ng onion and garlic and carrots. Yan, sumasamahin lang po natin yung ating mga ingredients. Tinulungan ako ng maliit na kamay. Para naman po sa ating mga pampalasa, lagyan po natin ng salt and ground pepper. Depende po sa inyo kung gaano po kadami ang gusto ninyo, pero para sa ating recipe po, siguro approximately mga 1/4 teaspoon lang po ang ginamit ko na salt at 2 to 3 pinches of pepper lang po. Kasi po may maliit po tayong kamay, hindi po pwedeng maanghang ang ating lutuin or lulutuin ang ating siomai. Next po natin dito ay lagyan po natin ng itlog. 1 medium egg. Pwede ring large. Pag small po, gawin nyo pong 2. Yan, haluin lang po natin maigi. At maglagay din po tayo ng 2.5 tablespoon of sesame oil. Yan po yung nagpapalinamnam ng ating siomai. Pero may nagtanong po sa akin kung pwede daw po na walang sesame oil. Pwede naman po. Okay rin po yung lasa nung walang sesame oil. Go lang. Yan, haluing maigi. Tapos, kung medyo runny po ang ating mixture, maglagay po tayo ng flour. Depende po kung gaano ka-runny o matubig. Kasi minsan po matubig po yung chicken or napadami tayo ng lagay ng egg, naging 2. Lagyan lang po natin ng flour para hindi po siya runny or basang-basa kapag nilagay na po natin sa ating wrap. Yan, haluin maigi after na maglagay ng 1 tablespoon of flour. Yan, kung okay na po sa inyo at hindi na masabaw yung ating mixture, pwede na po natin yang i-wrap o ilagay sa ating 1-ton wrapper. Yan ang ating Molo 1-ton wrapper. So, mag-wrap na tayo. And pwede nyo pong damihan, kontian. Kung wala naman pong 1-ton wrapper, pwede rin Shanghai wrapper. Magiging lumpiang Shanghai na po ang ating siomai niyan. Okay, so ayan po, ganyan po kung paano, ganyan ang gagawin natin. Gumagaling na tayo sa pagrarap ng ating siomai. Yan. So mapupuno natin yung tray na yan. Kasi medyo maling na nga po tayo sa paglalagay, napadami na rin natin yung ating lutuin.
So, kung may extra budget po kayo, pwede nyo rin pong dagdagan ito ng hipon. I-chop nyo lang po ng maliliit. Tapos, ihalo nyo po dyan. Pwede-pwede. Ang sarap po nun. So, yan. Oo, kompletong-kompleto. Nagbibilang pa ako nang hindi ko naman alam kung ilan. Okay. So, ilagay na po natin sa steamer. Yung steamer natin, ha? Bago natin ilagay dito sa ating tray ng steamer, nakapagpakulo na po tayo ng tubig niya. So, eto po, remind ko lang po sa mga hindi po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo and hit the bell button po para po updated po kayo sa ating mga bagong video. Yan, salang na po natin. Steam po natin ng 30 minutes. And after 30 minutes na paghihintay at naamoy-amoy-amoy natin sa ating bahay, yan na po ang ating siomay. Sarap! Naalala ko ang amoy nito. Salamat po sa panonood. Kain na! Bye everyone! Stay safe!